morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos. At bawat isa, pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apulakay. Ang ganda mga kaibigan nung ano? Yung live kanina mga kaibigan. Yung ano, aakyat si Boss FLM, yung title mga kaibigan. Napakinggan ko mga kaibigan, doon ako sa trabaho kanina mga kaibigan eh. Team headset ako mga kaibigan kanina eh. Siyempre pag ano, pagkatapos ko makinig nung misa mga kaibigan, kita ko naka-live. Siyempre pakinggan ko kagad mga kaibigan kasi team replay ako eh. Siyempuhan ko na naka-live mga kaibigan. Ang galing ni si Kiyama mag-ano mga kaibigan no? Yung mga dating mga voice record ni ano ni Apulakay natin mga kaibigan, pati yung pagbati niya doon sa ating mga yung mga kinikilalang mga haliging mga vloggers mga kaibigan nandoon doon, pati si FBM mga kaibigan na shout out si Ashkan Lupit, pati si ano sino pa to isa si kaibigang Limor mga kaibigan, si Sister Victoria mga kaibigan, talagang galing ni Sister Victoria kanina mga kaibigan, talagang napaluha mga kaibigan eh. Napaiyak si ano eh, si Sister Victoria mga kaibigan, talagang biro mo, ang tagal na pala sinabi yun na ano yung sige uwi ka na, parang ganun mga kaibigan. Napaiyak si ano si Victoria Black mga kaibigan, talagang natouch ako mga kaibigan, grabe. Eh ito kung maliit pa si Lucas siguro nung ano eh, yung inuutusan niya si ano King Kape. Galing talagang ano, sabi naman ni ano ni Limor, kahit tiga ano tiga yung tiga timpla na lang si Limor ng kape mga kaibigan, Apulakay baka marinig mo naman ako, abiyag ka, ako kahit ako lang ano tiga tanggal ng sapatos mo tapos tiga lagay nung ano tiga lagay nung kulambo sa paa mo, o diba, kahit yung tiga punas lang ng paa mo pwede na ako dyan, o diba, mapaglingkuran ka lang dahil sa sobrang paghanga ko sa'yo, ganyan kababa tatanggapin ko kahit ganyang klaseng trabaho mula sa iyo. Diba? Kahit ikahugas ng paa mo, okay ako dyan. Ganyan kita kamahal. Ganyan kitang hinahangaan. Diba? Talagang yung ginawa mo nung panahon nung pandemic hanggang sa kasalukuyan is talagang taas noong kinikilala. Higit ka sa lahat ng Marcos sa panahon na ito. Diba? Talaga kung iisipin natin mga kaibigan, di ba? Nag-ano nga ako doon sa ano sa group chat namin na ano eh. Kailangan na natin mga kaibigan para sa akin makagawa na tayo ng ano ng para sa Google naman 'to mga kaibigan, yung biography ni Francis Leo Antonio Marcos, yung complete biography niya mga kaibigan, di ba? Kasi malapit ng ano, malapit nang ilabas ni Attorney Carochi Bistido mga kaibigan yung birth certificate ni Francis Leo Antonio Marcos. So pag kanilabas yun mga kaibigan, personal kung ano, kailangan natin gumawa sa Google ng biography ni Francis Leo Antonio Marcos, because most of the people pag sinabi Francis Leo Marcos, ang unang ginagawa niya mga kaibigan, ginugoogle muna nila mga kaibigan. Kasi pag ginugoogle mo mga kaibigan, ang unang-unang lalabas yung nangyari nga nung ano sa kanya mga kaibigan, yung mga kabutihan niya mga kaibigan, hindi mo mabubungadan mga kaibigan. Ang kabutihan ni Francis Leo Antonio Marcos, if you will dig in, makikita mo ito sa kanyang Facebook at sa kanyang YouTube channel mga kaibigan. Diba? Pero kung i-google mo, ang lalabas doon yung mga nangyari sa kanya, yung mga mostly yung mga pinalabas ng mainstream media mga kaibigan, yun ang nasa Google mga kaibigan, karamihan. Diba? So, ang laking impact nga nun, yung ginawa nila kay Francis Leo Antonio Marcos, ang laki talaga ng impact na yun. Kaya maraming tao pa rin ang ano, yung nagdadalawang isip sila. Hindi natin sila katulad na tayo solido at tayo ay solid na naniniwala. May kanya-kanya tayo kasi ng opinion, kanya-kanyang ano, mga kaibigan eh. Hindi natin pwedeng i-please yung lahat ng tao mga kaibigan. So, kailangan natin gumawa ng paraan para matuldukan lahat ng kanilang mga sinasabi. Diba? Maski nga sa mga video ko, sa mga ano ko, may mga nagko-comment, may mga basher na nagko-comment na
keso kanito, ganyan, ganyan, ganito mga kaibigan, di ba? Pero hindi ako natitinag sa kanila mga kaibigan. Kumbaga, yung comment section ko laging bukas, di ba? Para makipagpalitan tayo ng opinion at para tingnan din natin kung ano yung opinion ng ibang tao, di ba mga kaibigan? So, yung shout out sa mga batsir ni Lolo Miguel, di ba? Kahit sabihan nila ako ng masakit, kahit ano, okay lang yung part ng ano yan, ng social media. Ganyan talaga. Yung sabi pa kayo sa mga ginarawa ko mag-upload ng video. Channel ko to ha. Pero ako director dito. Ikaw ba director? Ako director dito. Sinabi ko cut. Cut. Diba? Ang YouTube is para sa mga tao to have their own channel. Every people, every walk of life, pwede kang gumawa ng sarili mong YouTube channel, mga kaibigan. Diba? You can post your videos there. You can create your own topic. You can create your own reaction. O kahit na ano, mga kaibigan, diba? Eh, nagkataon lang dito tayo sa FLM family, sa FLM community, mga kaibigan. Kaya, syempre, yung sinimula natin na laban, itatapusin natin ito, mga kaibigan. Ang puro good vibes, mga kaibigan, doon sa live kanina. Naka-private na kasi mga kaibigan. Pero sigurado, meron yung iba dyan. Meron, naka-screen record yun, mga kaibigan. Pero syempre, ang sarap kasi ng pakiramdam, mga kaibigan. Pagka narinig natin yung boses ni ano. Eh, yung kanina, takang galing ni, ano, ni Boss Ninyo eh. Ni Ninyo Barsaga mag-ano eh. Mag-ano eh, yung magsalita eh. Basta ang galing talaga mga kaibigan. Si Libor Creation eh. Ito, nawala yung antok eh. Ang dami mga kaibigan. Halos kulang-kulang 1,000 kayo nino yung mga tao mga kaibigan. Ang daming ano, napuyat kanina mga kaibigan na hindi na natulog. Talagang napaka-good vibes nung ano na yun. Nung live video na yun mga kaibigan. Talagang ang sarap ng pakiramdam. Nawa talaga malapit na nating ano, makamit yung kalayaan ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Kumbaga, ano na eh, nakaumang na eh. Konting ano na lang eh. Konting piga na lang, kumbaga eh. Makakamtan na natin yung ano, yung kalayaan ni Francis Leo Antonio Marcos. At eto na tayo, mga kaibigan, sa 2022, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng reaction tong ano, yung kay Manny Pacquiao, may balak sa 2022 kay FLM. Pakinggan natin yung sasabihin ni Sir Macmac, mga kaibigan. Po, meron tayong pag-uusapan ngayon na alam ko medyo controversial. Bakit? Kasi nga po, isang senador, Manny Pacquiao, ang kumbaga ngayon ay nalalagay sa balag ng alanganin dahil nga mayroong mga lumalabas na issue na nasulsulan daw ng mga taga-Dilawan at meron daw itong ano, kumbaga yung pagboto niya. Kung si Manny Pacquiao igagamitin ng mga Dilawan, sorry to say, Manny Pacquiao, olats ang aabutin mo. Pero, kung nandito ka sa side ng FLM, nandito ka sa side ng Duterte, at nandito ka sa side ng mga Marcoses, eh may chance ka pang ano, manalo, pero hindi ka pwede sa presidente. Yan ang masasabi ko. Not unless itataas ni Tatay Digong iyong kamay. Di ba? Yan lang ang ano dyan. Maaari. Di ba? Pero big no, kung bang gagaling ka sa Dilawan, wala na talaga ang Dilawan. Ano na yan eh, 8 diretso sa Inidoro. 8 diretso sa Inidoro ka, lalabas niyan. Di ba? Kasi umuugog yung FLM Sara Pacquiao eh. Ano kayong magandang kombinasyon dito mga kaibigan? Ano kayong ano ni Manny Pacquiao mga kaibigan? Kukunin niya sa partido yung mga kaibigan. Pero kung may lahing Dilawan nito, kung may yung partido nito ni Manny Pacquiao mga kaibigan is makadilawan mga kaibigan, hindi papayag si Apo Lakay natin na maging membro ng kanilang partido mga kaibigan, malabo. Pero kung ano, hindi to parte ng mga Dilawan, pwede pa. Di ba? Tapos kung ano, halimbawa, sino kaya Sara Duterte, Manny Pacquiao for Vice President, medyo open din, o di ba? Sara Duterte, FLM for President, o di ba? Tapos kung ano man, FLM for President, Manny Pacquiao for Vice President, mga kaibigan.
pwede din, di ba? Tapos naalala ko na naman si BBM. Paano na kaya ko si BBM? Hindi daw kasi totoo yung ginto, mga kaibigan, sabi ni BBM eh. O, say, ano pang aasahan ng mga tao sa'yo, di ba? Di ba? Eh kung ang campaign, ano mo mga kaibigan, di ba? I will run for president to fulfill the last will and testament of Ferdinand Edralin Marcos. That's it. Yun lang ang dapat marinig ng tao. Di ba? Yun lang ang magpapanalo sa'yo. Di ba? Kaya kausapin mo na si Apolacay Francis Leo Antonio Marcos para magkasundo-sundo na kayo. Di ba? Eh, balita, eh, ang signatory, si Apolacay namin eh. O, di ba? So, how, tama nga naman, how could you make promises to fulfill the last will and testament of your father without the signatory? O, di ba? O, di ba? Paano yan? Di ba? Kaya tayo, aabang-abangan pa natin mga kaibigan kasi mahaba pa itong ano, sangay ng ano, itong teleserye na ito mga kaibigan. Alam naman natin na si Francis Leo Antonio Marcos ay naikakabit sa katauhan ni Spiritual Wonder Boy mga kaibigan, di ba? So lumabas nga yan sa internet mga kaibigan yung Last Will and Testament, yung pagkakatranslate ng Last Will and Testament mga kaibigan, kasi may mga ano yun eh, may parang mga, may mga error yung ibang ano, hindi perfect yung pagkakatranslate mga kaibigan o yung pagkakasulat mga kaibigan, pero yun ang nilalaman ng original na Last Will and Testament ni Ferdinand Edralin Marcos na ginawa niya noong 1989 yata mga kaibigan, or 1988 sa Buckingham Palace sa Britanya mga kaibigan. Diba? Napakasarap talagang ano, sariwain mga kaibigan. Dahil walang tatalo kung ipapatupad yung Last Will and Testament ni Ferdinand Edralin Marcos. Wala nang tatalo pa doon sa ano, sa tandem na magpapatupad nitong mga kaibigan, di ba? Kaya yan yung inaasahan ng mga tao, di ba? That's why we are here, we are supporting Marcos. Because of that will, di ba? Kasi sa galang Pilipino itong mga kaibigan, hindi lang to sa galang pang-personal ng isang tao eh. Yung Last Will and Testament ni Ferdinand Edralin Marcos ay para sa sambayan ng Pilipino mga kaibigan. Kaya ako interesado rito mga kaibigan. Hindi ako naging interesado rito para sa sarili ko lang na ano, na magkaroon ako. Hindi. Para sa magiging future ng ating bansa mga kaibigan. It's now or never mga kaibigan. Di ba? Mas maganda tayo mga titos and titas eh, maabutan pa natin yung pagpapatupad ng Last Will and Testament ni Ferdinand Edralin Marcos. Yung ang pagbabalik ng bagong lipunan mga kaibigan. Di ba? Pakinggan pa natin itong opinion ni Sir Makmak. Niya dito sa pagbabalik ng ABS-CBN sa yung operasyon, eh, kumbaga, eh, bumoto ng oo o ng yes si, ano, si Senator Manny Pacquiao. So, medyo nagiging controversial ngayon dahil nga po, meron din mga lumabas na video na parang kinokondena niya ang ating gobyerno o ang ating administrasyon ngayon. So, mabuti po siguro, panoorin niyo po muna yung video na sinasabi ko at saka po ako magbibigay ng reaction. Sir, ano yung direct na mensahe mo para kay Mr. Cosi? Dahil siya yung, I understand siya yung nag-i-initiate o nag-lead nung call. Direct. Okay. Itong Partido Demokratiko Pilipino mga kaibigan, sino-sino ba yung mga member ito mga kaibigan? Mga dilawang ba ito o ano? Coco Pimentel ito eh. Diba? Partido Demokratiko Pilipino. Tingnan natin. Since minention mo yung pangalan ko si, isa lang masasabi ko. Yung salita mo, panindigan mo. Kaya ang sabi ko, direct lahat, kasi since binanggit mo, yung salita mo, panindigan mo, kung kainin yung salita mo, nasabi mo, huwag mo ng politika, tulong mo na sa tao.
Yan ang huwag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido para gamitin mo sa sarili mong interest. Unless kung umikot ka para magbigay ng tulong. Anak ng patuting! Founders Aquilino Pimentel Jr., Benigno Aquino Jr., Lorenzo Tañada, Leadership, Rodrigo Duterte, National Chairman Coco Pimentel, President, PDP pa si ano si Presidente Duterte, mga kaibigan. Center left. Ito nakalagay eh, leadership Rodrigo Duterte, National Chairman Coco Pimentel, President, 'di ba? Eh, nakita ko 'yung pangalan ng Benigno, mga kaibigan. Allergy ako na sa pangalan na 'yan, mga kaibigan eh. Pero sa mga kababayan, palakpakan kita, matutuwa ako sa iyo. Pero kung gayahin mo yung style ni Francis Leo Antonio Marcos, kung paano talaga yung bukal sa puso ng pagtulong, hindi yung tutulong lang sa panahon lang ng ano, ng ganyan, malapit na yung kampanya, malapit na yung ano. Di ba yung talagang natural, mga kaibigan? Ang dami mong pera, bilyonaryo ka. Di ba? Oo, tayo, pinaghirapan mo yan, pinagputukan ng mga mukha mo yan, pero sobra-sobra yan para sa pansarili mo lang na ano, para sa pamilya mo, sobra-sobra yan, di ba? Mag-angat ka ng mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan, di ba? Iikot ka, politika ang pinag-usapan mo, huwag mong ganyan, huwag mong lasunin ang mga utak ng mga member ng partido para magkahiwa-hiwalay. So, kaya itong presko na to, nanawagan ako na huminahon sa lahat ng mga membro at si Cosi naman, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Tinawin ko lang, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Pero huwag mo akong awayan dahil hindi ako hindi ako yung tao na pwede mo lang laruin. Warning lang to, hindi ako nagkikipag-away sa'yo. Kaibigan, gusto ko magkipagkaibigan sa'yo. Yan ang ano ko. Ano ang politika, di ba? Yung magkakaaway, nagkakabati. Yung magkakabati, nagkakaaway. Di ba? Ganun yung mga kaibigan. Yung iba nga, eh, hindi magkamag-anak, nagiging magkamag-anak dahil sa politika, mga kaibigan. Eh. Ngayon, yung sinabi mo na statement mo, sumunod tayo sa direktiba ng Pangulo na sabi niya, huwag muna politika, tulong muna sa mga kamahihirap. Eh, sinabi mo rin yan sa ano mo, statement mo. Yung statement mo na tulong. Ay, yung pamura ko dun niya, tulong muna, huwag muna politika. Okay yan, ipakita yung tulong. Muna sa tao, huwag muna politika. So, nandyan sa statement mo. At nagbabasa din, natuwa nga ako dun sa statement mo na sabi mo, tulong muna. Okay yan ako. Wala akong ano, basta pagtulong sa taong bayan yan. Mahalaga sa akin, mga taong bayan, mga naghihirap. Kasi dumanas ako dyan. Sir, categorically, is it safe to say na... Pero para sa akin, mga kaibigan, ang talagang makakapagpangangat sa buhay ng mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan, mga kaibigan, is yung pagpapatupad talaga nung last will and testament ni Ferdinand Edelin Marcos at yung kaakibat nitong yaman, mga kaibigan. Diba? Sa dami nung yaman na ito, mga kaibigan, kayang pagdugtungin ang Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan, by land. Isa yan sa mga dream ni Ferdinand Edelin Marcos, mga kaibigan. Hindi imposible yan, mga kaibigan. Posibleng mangyari yan, mga kaibigan. Diba? Tapos, kung natuloy lang talaga yung Marshall, mga kaibigan, hindi na tapos yung ano, wala na sana, mga kaibigan, yung ano, yung anarchy, mga kaibigan eh. Ito kasi yung mga salot ng ano eh, salot ng gobyerno to, mga kaibigan eh. Yung mga rebelde, mga kaibigan. Bakit sa Pilipinas merong mga ganyan, mga kaibigan? Dito sa Amerika, dito wala yung ganyan, mga kaibigan. Hindi uubra yan. Diba, bakit sa atin namamayag pag sila, mga kaibigan? Wala bang dapat yung pangil ng batas dyan ginagamit sa mga yan eh? Dapat yan ang pinupulbos eh. Dapat yan ang ano, tinitigil eh, diba?
Isipin mo, paano uunlad yung mga probinsya, mga kaibigan? Merong ilang negosyante magtatangka na magtayo ng negosyo ron. Habang tinatayo yung negosyo, mga kaibigan, hihingian ng revolutionary tax, mga kaibigan. O diba, dilugi ka na kagad, mga kaibigan, kung magbibigay ka pa ng gano'n. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, bobwan-waning ka niya, mga kaibigan, magkakaroon ka ng yung monthly revolutionary tax, mga kaibigan. Masamang yan, pangitain niya sa isang negosyo, mga kaibigan. Hindi dapat ganyan, mga kaibigan. Ang negosyo, nagtatax lang sa gobyerno, hindi sa mga rebelde. Diba? Paano nga naman matutuloy yung pasasabugin yung truck, pasasabugin yung kung ano-anong ganyan, mga kaibigan, diba? Yan yung mga salot ng gobyerno, mga kaibigan. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad yung mga ibang syudad sa Pilipinas, mga kaibigan, na hirap na mapasok na negosyo at yung napakataas na bayarin ng kuryente, mga kaibigan, diba? Pero sa pagpapatupad ng last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan, lahat ito masosolusyonan, mga kaibigan. Magkakaroon ng maraming trabaho, mga kaibigan. Di ba? Ay, sa susunod pala, gawa natin ng vlog yung may napanood ako sa sa CNN yata yung mga kaibigan, yung Manila City Jail, yung binigyan ng yung mga crowded na mga presuhan sa ating mga kaibigan, bigyan din ng reaction. Maganda rin itopic yung mga kaibigan kasi nakakabahala yung mga ganung kasing sitwasyon, mga kaibigan. Tapos yung basta kinalaman nito doon sa jurist, yung hudikatura, mga kaibigan, tapos sa human rights, sa mga kung ano-ano pa. Pakinggan natin ulit ito, mga kaibigan. Pinasabi niyo kay Mr. Cusi na manahimik muna siya? Yes. Bilang acting president, ako ay nakikiusap na please, pwede man ang huwag mo na yung lasonin yung mga utang ng ilang membro ng ating partido para politika ang pag-uusapan. Pagtulong mo na ang pag-uusapan natin. Kung umiikot ka, namimigay ka ng tulong, then matutuwa ako. Pero kung ikaw naman pa kayo, iikot ka ngayon sa panahon na to at mamimigay ka ng tulong, anak ng patuting, ano pa ibig sabihin nun? Di pa mumuliti ka na rin yun, mga kaibigan. Ganun na rin yun, di ba? Kung kikilos ka kayo, mamimigay ka na ngayon, wala lang ibang iisipin yung tao kung hindi pa mumuliti ka na kasi political season na ngayon, mga kaibigan. Di ba? Inasabi mo yung pagtulong. Sabi mo, makikita ka doon, ikaw pupunta doon, ganito ganyan, galing kay Pacquiao, ganito ganyan. O di politika na rin, mga kaibigan. Bilang acting president, pasensya na kayo. Ako naging acting president ngayon ng partido. Karapatan ko na aksyonan anuman ang mga ginagawa ng lahat ng membro ng partido. Karapatan ko na ituwid kung ano man yung... Si Apulakay natin, mga kaibigan, ano kaya mapapagdesisyonan niya? Sasali ba siya sa isang partido? O magiging independent ng isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan? Diba? Talaga naman patuting talaga, mga kaibigan. Ito na naman yung mga naglalaro sa isipan ko, mga kaibigan. BBM for President, FLM for Vice President, mga kaibigan, with the promise of the fulfillment of the last will and testament of Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan. Wala nang gigiba dito, mga kaibigan. Napakatibay nito. Itong pinakamatibay. Walang makakagiba dito, mga kaibigan, kahit sino. Diba? Dahil ang tatahakin nito, mga kaibigan, is yung pagpapatupad ng last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan. Parehong Marcos to, mga kaibigan. FLM at BBM, mga kaibigan, pagsasamahin natin, mga kaibigan. Mukhang matibay ito, mga kaibigan, ha. Na pumasok lang sa isip ko, mga kaibigan, di ba? Siyempre, SWB, tapos kailangan isang Marcos yung magiging presidente, mga kaibigan, di ba? Magkakasundo, magkakatulungan. Ang saya nito, mga kaibigan. Solid ang North nito, mga kaibigan. Di ba? Tapos, siyempre, alam naman natin kung sino yung signatory sa Marcos Foundation, mga kaibigan, di ba? Lilibot ngayon ng Team FLM sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Mamimigay ng mga bigas, mamimigay ng mga salamin, mga kaibigan. Pero ang pinakamatindi talaga, mga kaibigan, ang tumatatak talaga sa isip, sa puso ng mga tao, mga kaibigan, is yung pamimigay mo ng bigas, mga kaibigan. Talagang hindi ka makakalimutan ng mga taong
nabigyan mo ng bigas mga kaibigan. Yung pangalan mo talaga tatatak. Lalo na si Apolacay natin mga kaibigan, isang sako kung mamigay kada isang pamilya mga kaibigan. Talagang hindi talaga magigiba to, naisip ko lang yung mga kaibigan, ano? Diba? Yun yung talagang silang dalawa magtataasa ng kamay mga kaibigan, no? BBM for President, FLM for Vice President, Vice Versa na mga kaibigan. Ang tibay dito mga kaibigan. And with the promise of we will help each other to fulfill the last will and testament of President Edralyn Marcos. Walang gigiba dito mga kaibigan. Talaga mabubuhayan ng dugo ang bawat Pilipino mga kaibigan. Pero alam naman natin yung sa last will and testament ni ano, ni President Edralyn Marcos mga kaibigan. Infrastructure, tapos education, lahat ng mga kaibigan, kuryente mga kaibigan, yung mga nuclear power plant mga kaibigan, lalagyan mo yung buong Pilipinas mga kaibigan ng ganito mga kaibigan. Kung wala lang brownout sa Pilipinas, tsaka napakamura ng kuryente, mag-aircon ka maghapon magdabag, baka hindi ka paabuti ng 2,000 piso mga kaibigan o 3,000 piso sa isang buwan sa malaki-laking bahay mga kaibigan. Diba? Siguradong dadagsa yung mga investor sa atin mga kaibigan. Sarap mangarap mga kaibigan, ano? Pero siyempre, think positive tayo. Laging positibo kailangan yung isip natin mga kaibigan, di ba? Dahil kahit sinong presidente mga kaibigan, pero wala yung promise ng pagpapatupad ng will and testament ni President Edralyn Marcos, they cannot make a change in our government, in our society. Yung kabuuan ng Pilipinas mga kaibigan, hindi nila maiaangat basta-basta lang yung pamumuhay ng bawat Pilipinong nasa laylayan ng lipunan mga kaibigan. Mahihirapan. Kasi isipin nyo mga kaibigan, ilang trilyon ng utang natin, utang pa lang yun mga kaibigan, di ba? O, kung yung magpapatupad na ng last will and testament ni President Edralyn Marcos mga kaibigan, ang magtatandem, ang uupo sa Malacanang mga kaibigan. Walang kaproblema-problema ang bayaran lahat ito at simulan na yung mga pinangarap ni President Edralyn Marcos, di ba? So kung mangyayari ngayon yan, 20 years from now, yung katuparan ng pangarap ni President Edralyn Marcos ay ating makikita. So tayo mga tito and tita mga kaibigan, malamang sa alamang aabuti natin yung panahon na yun mga kaibigan. Yung 20 years in the making mga kaibigan, sana ito na sana mga kaibigan, magkasundo na sana mga kaibigan para mangyari na dapat mangyari. Yung mali yung pag-usapan ngayon ang as early as this na politika na kaagad ang pag-usapan natin. Napakaaga pa ang pag-usapan natin, tulong dahil maraming tao nagugutom. Thank you, sir. Paulit-ulit ko siya, tulong para baka hindi maintindihan eh. So, tulong. O di ba? Kung ngayon mo gagawin dyan sa panahon na to, pamumuliti ka na rin yung pakiyaw. Ano patawag mo dyan? Dapat, noong pampagkapanalo mo ng senador, ginagawa mo na sana yan araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan, talaga umiikot ka sa buong Pilipinas at namimigay ka talaga. O gaya nung pandemic, sana lumabas ka nung panahon ng pandemic. Nung may bagyo doon sa Surigao ba yun, sana nandudong ka rin. O yung nagkaroon ng bahalo sa Cagayan, sana nandudong ka rin. Namigay ka rin ng mga truck na bigas mga kaibigan. Kung yung sinasabi mong pagtulong, yun ang gusto mong makita. Bakit ngayon mo lang nababanggit yan na pagtulong? E nung nanawagan si Presidente Rodrigo Roland Duterte, nasan kayo? Hayahay kayo sa inyong mga bahay. Di ba? Hindi man lang kayo namigay ng tunituniladang bigas, sako-sakong bigas sa bawat pamilya. Hindi nyo man lang in-accept yung mayaman challenge ni Francis Leo Antonio Marcos. Mabuti pa yung isang Eming Pascual ng Nueva Ecija. Talagang naglabas siya ng sarili niyang pera para lang yung kanyang constituent ay kanyang maibsan yung gutom dahil sa panahon ng lockdown. Diba? Ganun na ganun din yung ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos. Inisip niya yung kapakanan ng mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan, yung mga Pilipinong umaasa ron sa limos, yung mga Pilipinong magkakapera lamang, kakain lamang kung makakapagtrabaho. Diba? Kasi lockdown, walang trabaho, walang kita. Yun na nag-trigger kay FLM na tulungan sila. Diba? Personal na pera ni Francis Leo Antonio Marcos. Halos ubusin niya.
para lang sa panawagan ng Presidente Duterte. Kaya kami FLM family ay humahanga, lubos na kumikilala sa kabayanihan ng isang Francis Leo Antonio Marco. Hanggang talaga, apulakay. Pakinggan pa natin ito mga kaibigan. Yun po, napanood nyo na, malinaw po sa inyo, di ba, nananawagan itong si Senator Manny Pacquiao na tulong muna, huwag muna politika. Kasi nga po, parang dito po sa video na ito, parang pinapatutsadahan niya ang gobyerno or ang pamunuan ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung ano ang talagang kanyang ibig puntuhin. At napanggit nga niya yung pangalan ng isang taga-PDP laban din, yung si Sir Pusi, na unahin niya daw muna yung pagtulong o yung pagbibigay, pagsagot sa mga nangangailangan dito sa panahon ng pandemya kaysa naman unahin ang pamumuli. So marami po talagang nagalit dito kaya no kay Senator Manny Pacquiao sa kanyang sinabi. Actually trending na po sa YouTube, sa lahat po ng mga re-uploader ng mga video, ng mga balita, talagang medyo po talaga na yun yung mga kaibigan eh, yung sinasabi pa kayo, questionable talaga yung mga kaibigan eh. Kung nung araw pa niya ginagawa yun na naglilibot siya sa buong Pilipinas at namamahagi, di ba? Maski senador na siya, namamahagi siya, normal na niyang ginagawa mga kaibigan. Hindi sana siya mababati ko si pero ngayong panahon ng political season at saka magbabanggit ng mga ganyang mga anak ng patuting ka naman talaga o Pacquiao. Nalagay sa alanganin itong si Senator Manny Pacquiao dahil sa kanyang team run. Pero ito. Napansin niyo po ba? Merong isang pagkakataon na itong si Attorney Johnny ay nakasama niya sa Senator Manny Pacquiao. Hindi ko po tinanong ito kay Attorney Johnny o wala po akong kahit anuman na nasabi patungkol dito kay Attorney Johnny. Ito po ay ayon lamang sa aking opinion. Kasi po, parang napaka-unusual na itong si Senator Manny Pacquiao ay mangungumbida o makikipag-meeting o makikipag-usap sa isang abogado. At syempre, abogado ni FLM. So, hindi ko po sinasabi dito na si Attorney Johnny ay kumbaga ay kung talagang naimbita nga o talagang nagkaroon ng meeting o kumbaga baka nagkaroon ng parang pakikipag-usap. Ito po ay ayon lamang sa aking opinion. At ito nga po ang naisip ko. Baka sakali or maaaring posible na dito po sa pagtitipon na ito, kaya siguro na imbitahan o nagpunta doon si si Senator Manny at nakipag-usap dito sa mga tao na ito, hindi kaya parang tinitipon na ni Senator Manny Pacquiao ang mga kanyang magiging supporters pagdating ng 2022. At nakita ko nga din doon. Pwede yung mga kaibigan, sinasabi ni Sir Macmac na tinitipon na ni Manny Pacquiao yung kanyang mga magiging posibleng mga supporters, mga kaibigan. Di ba? At alam naman niya yung pwersa ng FLM family, di ba? Silent lang yung iba sa atin pero napakalakas ng pwersa natin, mga kaibigan. Doon sa post ni Attorney Johnny na suportado niya si Senator Manny Pacquiao. At wala namang masama po doon. Dahil lahat naman po tayo ay malayang suportahan kung sino ang gusto nating suportahan. So, ito po yung nakita ko sa litrat. Ito yung yung tweet ni yung si Long Mia tsaka si si Pacquiao yung sinasabi niya na yung tungkol kay FLM, alam ni Manny Pacquiao na Marcos ito. Ako na ito po yung naging opinion ko. Biglang pumasok sa isip ko, palit yung video na yun. Panoorin niyo po. Asan niyo po ako ngayon? Nagkakaya ko si Marcos. Ayun na magulang ayuda. Ito yung kaputukan ng mayaman challenge, mga kaibigan. Talagang talk of the town, lahat ng tao nakatuto kay Francis Leo Antonio Marcos dahil sa ginawa niyang kabayanihan, mga kaibigan. Diba? Sana, noong mga panahon pa na yun, mga kaibigan, ginawa din ni Pacquiao yun, naglibot din siya, nagpadala din siya ng tunay ito nila ng bigas kung saan-saan na mga bayan na nangangailangan na naka-lockdown. Diba? Ah,
hindi po ako inababalitang nakikita niya lang ang sinasabi niya kasi kapatid ni Marcos. Kapatid ni Marcos. Oh, no. Nanggaling sa bunganga ni Senador Manny Pacquiao, kapatid ni Marcos, so, di ba? Eh, sinong Marcos naman yung magiging kapatid niya? Kung ano, di ba? Hindi po, ito po yung pinagkakamalan. Hindi po na yun. Ito po yung occasion ko. Ito po yung isang mga pinagkakamalan. Pinsan ko talaga na Marcos. Kaya po, si totoo po, siya po yung totoong pinagkakamalan. Siya po yung pinagkakamalan. Si Manny. So, ayun po, ang ating conclusion dito sa nangyayari na ito sa pakikipag-umbaga yung mga photo ops ni Atty. Johnny kay Manny Pacquiao at yung umintunay yung electric pad ko ang kaibigan. Manny Pacquiao noon sa bro, napakatagal na po yun, siguro around 8 months ago or 9 months ago. Di kaya gusto mapalapit ni Senator Manny Pacquiao dito kay FLM? Pwede. Merong posibilidad ako. Ito, conclusion lang. Pwede, pwede. Yun. Maaari na siguro nakita noon ni Senator Manny Pacquiao ang ginagawa ni FLM na pamimigay ng tulong, pamimigay ng kung ano-anong makakatawid sa gutom ng ating mga kababayang Pilipino. Mga nagdaraho at mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga nakatira sa bilid ng kalsada, siguro nakita niya ni Senator Manny Pacquiao. Kaya lang nga po, baka lang naman. Baka maisip ni Senator Manny Pacquiao na kunin sa kanyang partido itong sa FLM. Ang tanong, papasok na kaya talaga sa politika? Yun ang tanong mga kaibigan. Baka may balak si Manny Pacquiao na kunin si FLM sa kanyang partido mga kaibigan. Ang tanong, tama nga yung sabi ni Sir Makmak, kung papayag si FLM na mapabilang sa isang partido mga kaibigan. Malalaman natin yung mga kaibigan. Alam naman natin ang style ng mga Marcos mga kaibigan. Hindi yan basta-basta sumasapi sa isang partido mga kaibigan. Not unless makitaan nila yung partido na parehas at hindi bias mga kaibigan. Di ba? Si FLM, kasi wala pa naman itong dinideklara si FLM kung talagang gusto niya na pumasok sa politika. Yun. Wala pa naman itong talagang kumbaga confirmation. Totoo yung mga kaibigan, wala pang kumpirmasyon si Francis Leo Antonio Marcos to run in politics mga kaibigan, di ba? Kasi parang yung nasisense ko dito mga kaibigan, kung ano yung sinisigaw ng FLM family, yun ang kanyang susundin mga kaibigan, di ba? Ang dami lang yung silent supporter lang mga kaibigan, pero hindi ba napapansin mga kaibigan, pagka, halimbawa, nagbigay ng press conference si Atty. Carochi Bistido mga kaibigan, biglang lumulobo mga kaibigan yung ano nanonood mga kaibigan, di ba? Gaya lang live mga kaibigan kanina, yung private mga kaibigan. Kulang-kulang 1,000 mga kaibigan, di ba? E lalong-lalo na mga kaibigan, paglipad ng agila mga kaibigan. At si Francis Leo Antonio Marcos na mga kaibigan yung nagsasalita mga kaibigan, di ba? So may gagawa na tayo ng biography ni Francis Leo Antonio Marcos. Sino siya? Sino yung magulang niya? May kapatid ba siya dito? Tapos kung sino yung ano, kung saan siya nag-aral, kung anong eskwelahan siya gumraduate, ganito ganyan, kompleto, rekados mga kaibigan, di ba? Yun ang ilalathala natin sa publiko mga kaibigan, di ba? Kasi siyempre, pagtatakbo kang politiko, kailangan, you will lay down your card, who are you, di ba? Kompletos, rekados mga kaibigan, walang ano, walang kulang, walang question na, wala na magiging question sa iyong pagkatao, di ba? Yun yung inaano ko dito mga kaibigan na kailangan natin magawa yun sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Alam naman natin sa mga susunod na buwan eh maaari na natin makasama si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Yan yung personal kong pakiramdam at lagi kong ipinagdadasal sa poong may kapal na sa mga susunod na buwan na sana makasama na natin si Francis Leo Antonio Marcos at mapapayag natin si Francis Leo Antonio Marcos na tumakbo sa 2022, di ba? Para sa ikauunlad ng bayang Pilipinas mga kaibigan talaga ang yan katalaga po na kayo. Mula kay FLM, kung talagang gusto niyang pumasok sa politika, kaya nga po tayo ay merong mga survey na ginawa, at yun nga po, kung di pa po kayo nakapagsagot doon sa survey na yun, eh sana po ay masagutan nyo. Nandun na rin po yung pag-fill-up niyo po sa database ng FLM na mapabilang dito pag nakikita nyo sa set ang pamumunod. Yan, yeah, ang mga pag-fill video.
So, yan po ay kumbaga mga conclusion lamang at mga naglalaro po sa ating mga isipan at wala pa pong konfirmasyon, wala na inimbitahan siya na makamit, kumbaga makausap o makamitin kung si, ano, si Senator Manny Pacquiao at kanyang kumbaga inilatag at kanyang mga plataforma at ang kanyang mga gustong pagbabago sa Pilipinas. Kasi nga po, ito po yung post niya, Tony Tony. Baka nga po, diba? Baka lang, sa akin po ay talagang ito po, baka nga po, diba? As I said, yes to Senator Manny Pacquiao, Attorney Karoche Bistido. I never thought I would admire MP Manny Pacquiao until I heard him speak of his plans for the Philippines. He speaks from the heart. He has passion. He loves the Philippines. He would die for the Filipinos. One trait I love about him is that he is not corrupt and will never be. I hate corrupt and so does MP, not everybody. Di ba? Maka Manny Pacquiao si Atty. Karoche Bistido, mga kaibigan. So, maaari nga, mga kaibigan, na pumasok sa partido ni Manny Pacquiao si Francis Leo Antonio Marcos. Pero, wala pa yung mga ano lang yan, kumbaga mga haka-haka lang natin, mga kaibigan. Kasi nga, political issue ng mga kaibigan, nag-usap si Senator Manny Pacquiao, nag-usap si Atty. Karoche Bistido. Di ba? So, kaya tayo lahat, bilang FLM family o Pilipino, siyempre may kuro-kuro tayo, mga kaibigan, kung ano yung pag-usapan, mga kaibigan. Kuro-kuro lang naman natin ito, mga kaibigan, di ba? Pero Manny Pacquiao for Vice President, medyo okay pa, mga kaibigan, di ba? Pero kung Manny Pacquiao for President kalaban si BBM, siyempre hindi tayo papayag na ano, si Manny Pacquiao manalo, di ba? Depende pa rin yan kung si Sara ang patatakbuhin. Tapos si BBM yung Vice President, pwede rin yung mga kaibigan. Tapos si Lador naman si Apo Lakay natin, mga kaibigan, pwede rin, mga kaibigan. Or si Sara Duterte, mga kaibigan ng Presidente, Vice President naman si BBM ang Presidente, tapos si Sara naman yung Vice President, tapos si Lador si Apo Lakay natin, pwede rin, mga kaibigan. Pero kung hindi sila magkakasundo itong mga kapatid na ito, mga kaibigan, Francis Leo Antonio Marcos for Vice President and Sara Duterte for President, di ba? Ang gulo kasi, mga kaibigan, wala pang ano. Ganyan talaga yung politika, mga kaibigan. Dati ngayon, nakalap ko na impormasyon, mga kaibigan, Sara Duterte for President, tapos sa Duterte rin, mga kaibigan, yung ano, yung Vice President, mga kaibigan. So ngayon, pwede ko nang pangalanan, mga kaibigan, kasi may lumabas na ng mga article na ano, gusto nilang patakbuhin si Tatay Digong bilang Vice President ni Sara Duterte or ni Pulong Duterte, mga kaibigan. Parang ganun, mga kaibigan, ang ano, ang nakikita ko na ano, nabasa ko dun sa isang ano, sa isang isang article, mga kaibigan, di ba? So medyo maaga pa nga, mga kaibigan, pero nasisimula na tayong ano, makiramdam kung sino-sino yung mga aspirant candidate sa pagka-presidente, mga kaibigan. Siyempre, Pilipino tayo, butante tayo. So, involved tayo dahil tayo ang butante dito, mga kaibigan. Tayo ang magluluklok sa kanila. Di ba? Kaya kailangan kilatisin natin o kilalanin natin ang pagkatao ng bawat kandidato. Napaka-importante yan, mga kaibigan. Di ba? Yung proof of you. Di ba? Yung proof being you. Di ba? Walang tinatago, walang ano. Kung sino ka, yun ka. Yung biography mo, napaka-importante nito, di ba? Na ilathala natin sa publiko. So, wala nang sikreto ngayon, mga kaibigan, di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Sikreto yung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero ngayon, sa nangyaring ito, mga kaibigan, walang sikretong hindi nabubunyag, mga kaibigan, o kaya walang lihim na hindi nabubunyag, mga kaibigan. So, Francis Leo Antonio Marcos, BBM, IME, nandito na to, di ba? Nandyan na yan, di ba? Magtulong-tulong na para sa pagpapatupad ng last will and testament ni Ferdinand Andrelin Marcos. Yun ang stand ko, di ba? Talagang pag yan ang ano, gagamitin ninyong ano, plataforma para sa 2022, walang titibag, dahil gagabayan tayo ng Espiritu Santo, gagabayan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha
sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Iisa lang ang Ama, ang Diyos na lumikha. Di ba? Sinasabi nga palagi ni Jesus eh, huwag ako ang pasalamatan nyo, kundi yung Ama ko na nagsugo sa akin. Di ba? Nakikinilabutan ako mga kaibigan. Di ba? Kasi huwag nyo tatawagin si Jesus Christ na Papa Jesus mga kaibigan, kasi ang Ama, ang Diyos Ama ay iisa lang mga kaibigan. Di ba? Si Jesus Cristo ay Diyos Anak mga kaibigan, hindi siya ang Diyos Ama. Abiyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, apula kayo sa 2022. Naku, talaga pagtaluhan na natin to. Apula kayo bang maaga pa, mararamdaman mo kami ng mas higit pa. So yun lang mga kaibigan ang reaction video natin ngayong araw na to. Medyo magulo, hindi ko alam kung ano yung itatapik ko mga kaibigan. Kasi busy sa trabaho mga kaibigan. Uminom lang ako ng paracetamol eh. Medyo namamaga pa rin yung tonsil ko, pero okay lang yan mga kaibigan. Excuse me, nabighayin ako. So Pilipino, FLM family, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, bawat isa sa atin ay pagkalooban tayo ng Diyos ng pagpapala at mahabang buhay bawat isa. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Ang biyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, mahal na mahal ka namin. Apo lang kay, ang biyag ka.